Leng, ano nangyari? Wala. May hinahanap lang ako sa bag. Sandali lang ah. Si Tita Lily, mamumutla ka sa ginawa ko, Ellen. Pagkatapos itong ipadadala ko sa'yo, baka mahimatay ka. Katumata. Gusto ko magpasalamat sa'yo at sa pamilya mo. Hindi mo kami kilala, pero tinulungan niyo kami. Tinatanong naming malaking utang na loob yun. Pasensya ka na kung naiipit ka sa sitwasyon. Nabasa ko lahat ng report na tungkol sa inyo habang nag-iimbestiga ako. Pamilyar ako sa lahat ng kaso niyo. Matataas ang posisyon niyo sa gobyerno dati. Ano nangyari? Bakit kayo nagkaganto? Pare-pareho lang tayong lahat dati. Pero kami, pilili namin ang ibang landas. Nagsimula din kaming katulad mo. Mahal namin ang mga trabaho namin. Buo ang tiwala namin sa gobyerno. Pero nasira ang lahat ng yun nang dahil sa mga masasamang taong nakapwesto. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero may mga malalaking taong nasa likod ng lahat ng ito. Sino? Si Lily. Ang asawa ng presidente. At si Executive Secretary Arturo Padua. Sinet up nila si Cardo. Ipinakita ko sa sambayanan na wala tayong kinikilingan na kahit ang National Advisor Secretary natin na si Dinfin Borja ay kinasuhan. Ngunit, tinakasan ng kanyang apo na si Cardo Dalisay. Kasabay nito ay dinakip naman nila ang anak ni Executive Secretary Padua. At si General Borja, kaya nagkapatong-patong ang mga kaso nila. Pinakuha kaming droga, pera, at mga armas sa kwarto ni Secretary Delphine. Si Secretary Padua, imposible yung sinasabi mo sa akin. Siya ang nagbibigay ng mission sa mga black house. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. At bilang kapwa halagat ng batas, alam mo kung nagsasabi ako ng totoo o kung nagsisinungaling ako. Naiintindihan ko na kayo ni Gato. Kailangan ko makumbinsihin yung magulang ko na wala talaga kayong balak na masama sa kanila. Nahihiya nga ako sa mga magulang mo. Maaari mo ba akong kasamahan sa kanila mamaya? Gusto ko silang kausapin at paliwanagan. Sige. Ikaw lang ba ang pulis sa inyo? Mga lolo at tiyuhin ko din pulis. At ang papa ko, abogado. Gusto talaga nila ako mag-medicine, pero gusto ko talaga maging pulis para paglingkuran ng bayan. Pamilya din pala kayo ng mga pulis. Kaya siguro naman naiintindihan mo yung pinaglalaban namin. Naiintindihan ko, Julio. At pagdadaanan talaga natin ito. Minsan, mismo mga kakampi pa natin ang nagiging kalaban natin dahil sa baluktot nilang gawain. Hey, ikaw. Malinis ka ba? Hindi ka ba ganun? Mahirap magsalita at magbuhat ng bangko. Pero wala sa pagkataong gumawa ng masama sa sarili kong kapwa. Eh, ba't niyo pinatay si Aliana? Alam niyo bang inosente siyang tao? Ba't niyo dinamay? Dalisay!
pagpasensyahan niyo na. Pero wala talaga akong magagawa. At collateral damage siya. Sana naman naiintindihan niyo. Kasabihin mo natin sa kanilang sitwasyon! Hindi. Mapuli sila, Albert. Pinaghahanap nila sila, Dalisay. Kailangan natin sila pagtakpan. Kung hindi, magkakagulo dito sa bahay. Madadamay tayong lahat. Kailangan natin silang harapin. Nakita ka na ba kay Leah? Nahanap na ba ang anak ko? Nakita na ho namin si Leah. Mamaya na natin to iligpit. Samahan mo na ako sa mga magulang mo. Cardo, kumain ka muna. Natuntod na ho namin sila. Pero natakasan pa rin kami ni Dalisay at hostage pa rin niya si Leah hanggang ngayon. Pero nakakuha rin ho kami ng intel kung saan sila nagtatago. Si Albert. Sige, mga yan. Ang boyfriend ko, pati mga kasamahan kong Black Ops. Bakit sila nandito? Hindi ko alam. Kailangan malaman doon ng Cardo. Kaya huwag ho kayong mag-alala. Dahil alam ko ho na malapit na namin maligtas si Leah. At sigurado naman ako walang bitat-bat sa amin si Dalisay. Pinapangako ko ho sa inyo. Ako mismo ang tatapos sa kanya pagka nagkaharap kami ulit. May problema tayo. Napasok tayo ng mga pulis. Ano? Gawin mo lahat ng makakaya mo para mahanap ang anak namin. Sobrang nag-aalala na kami sa kanya. Salamat, Tito. Tita. Mauna na rin ho kami. Kailangan na namin umalis. Babalitaan na lang ho namin kayo agad. Hindi, balik mo na lang sa loob yan. Elizabeth, nakita mo ba yun? Bakit ganun siya, Ma'am Aileen? Bakit nagmamadali siyang kunin yung bagay na yun? Hindi ko nga rin alam eh. Kakaiba nga ang kilos niya kanina eh. Para bang kabadong ewan. Ano kayang nasa loob nun? Why don't you open it? Open it! Gusto ko rin malaman kung ano yan eh. What's in the box? Yung huling regalo ko sa'yo, hindi ko na nakikita sinusuot mo. Lin, alam mo naman tuwing special occasion ko lang sinusuot yun. yung
yung bracelet na regalo mo sa akin yung anniversary natin? Yes, I know. Pinalinis ko pala siya sa kaibigan kong Alahera. Kaya pala hindi ko siya mahanap, nakalimutan ko. Buti na lang pinalik agad. Mabuti ka mo at mabait yung kaibigan mo. Hayop ka? Sinumbong mo kami sa pulis? Ano sinabi niyo? Ba't sinabi niyo? Wala kami sinabi sa kanila. Hindi kami nagsumbong. Nagtanong lang sila katungkol kay Lia. Maniwala kayo, wala kaming sinabi. Ano sinabi nila? Ano pinag-usapan niyo? Sinabi ni Albert na alam nila kung saan nagtatako si Cardo at si Lia. Paano nangyari yun? Saan galing yung utang nila? Anak, hindi ko alam. Pero nakakasiguro ako na nagsisinungaling si Albert. Cardo, maniwala ka. Hindi kami nagsumbong. Cardo, nakikiusap ako sa'yo. Ibaba niyo yung baril niyo. Cardo, mukhang nagsasabi sila ng totoo. Dahil kung nagsumbong sila, siguradong napapalibutan na tayo ngayon. Cardo! Siguraduhin mo lang. Dahil pag nagkataon, hindi na kami ang mamatay. Pati kayo madadamay. Major, napansin mo ba yung reaksyon ng pamilya ni Captain Mante kanina habang kausap mo sila? Gawin mo lahat na makakaya mo para mahanap ang anak namin. Sobrang nag-aalala na kami sa kanya. And they seem to be nervous, sir. Something seems to be bothering them. Napansin ko rin lahat ng obserbasyon ninyo. Nakapagtatakang hindi sila nag-aalala. Sir, baka nawawala na sila ng tiwala sa'yo, sir. Di ako papayag na mangyari yun. Babalik-balikan natin sila hanggat hindi natin nababalik si Captain Mante sa pamilya niya. Malakas ang kutob ko. Magkikita tayo nila Dalisay sa lalong madaling panahon. May itatanong lang ho ako. Meron ba kayong kakambal? Wala. Anong klaseng tanong yan, Lia? Sabi ho kasi sa akin nila Dalisay, kilala ka daw nila. At may anak ka na biktima ng kidnap for ransom. Niligtas pa nga nila. What? What is she talking about, Fernando? Wala akong kakambal at wala akong alam sa mga sinasabi nila. Tandaan ninyo, mga kriminal ang mga yan. Natural sa kanila ang pagiging sinungaling. Oo nga, Lia, baka naman nagkamali lang ng akala si na Cardo. Ito nang kinakatakutan ko, ang malaman ng pamilya ko na meron akong ibang pamilya. Bakit pa nagpunta sila Cardo dito? Bakit pa nangyari to? Paano ko sasabihin sa pamilya ko ang totoo? Tita, nagtagumpay ang pag-blackmail natin kay Ellen. Takot na takot siya. She's so paranoid. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, pati na ang pang-aakit mo kay Mariano. Hindi madaling pabagsakin si Renato. Uunahin ko yung mga taong nakapaligid sa kanya. Naintindihan ko, Tita. At game ako sa lahat ng mga pinaplano mo para mapabagsak yung Renato na yan. Minsan ko nang napabagsak si Renato, Cassandra. Magagawa ko ulit yun. Bye, Tita. Sino kausap mo? It's none of your business, Mrs. Padua. At hindi kita boss. Huwag mo akong tatalikuran, kinakausap pa kita. Don't give me orders. Hindi ka nga dito nagtatrabaho sa palasyo. Bakit ako makikinig sa'yo? Tingnan niyo ang mga yan. Ginagawa tayong mga bilanggo sa sarili nating pamamahay. Hanggang kailan tayo ganito, Lia? Lia,
Kausapin mo naman si Cardo na ibalik na yung mga cellphone natin. Wala naman tayong gagawing masama. At hindi ako papayag yung mapahamak ang pamilya natin. Oo nga, Leah. May mga sarili din kami mga trabaho. At isa pa, napakarami naming pasyente na nakasalala yung buhay sa amin. Leah, kausapin mo na si Cardo. Sigurado ako makikinig siya sa'yo. May kliyente ako na kailangan makausap ng personal. At kung hindi ako nagkakamali, galit na yon dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sige, Huma. Susubukan ko pong kausapin si Dalisay. Cardo, sigurado ka bang hindi tayo susumbong ng pamilya ni Captain Mandy sa mga Black Ops? Cardo, tama si Jerome. Hindi rin ako kampante rito. Member pa rin ng Black Ops si Captain Mante. Delikado lagay natin dito. Alam ko yun. Pero wala tayong magagawa sa ngayon. Ipit tayo sa sitwasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin maalis si Lolo Delpin. Paano tayo alis dito? Roxanne, kamusta ka? Medyo nahihilo pa ako. Pero kaya ko na to. Di biro yung mga sugot na tatamo niyo. Kailangan magpalakas pa kayo. Mabuti pa magpahinga na muna kayo ulit. General, huwag niyo ho kaming intindihin. Kaya ho namin ang mga sarili namin. Ayaw namin maging pabigat sa grupo. O, saan ka pupunta? Gusto ka lang tumayo. Sigurado ka? Oo, Victor. Major, bakit bumangon na kayo? Kaya nyo na ba? Huwag nyo na ako alalahanin. Kaya ko na sarili ko. Salamat. Oh, kayo. Kaya nyo na ba? Para ka namang bago ng bago, manager. Wala to. Kumakain nga kami ng balay. Ito pa. Ang dali mong mauto! Nakalimutan mo na ba lahat ng pinagdaanan natin? Lahat ng meron tayo? Huwag ka nga magdadrama! Hindi ako nagdadrama. Pinapaalala ko lang sa'yo kung anong meron tayo. Eto, ipapaalala ko sa'yo ulit dahil baka nakalimutan mo na. Art. Madam. Kailangan natin mag-usap. Tungkol po saan? Tungkol kay Renato. Meron pa bang iba? Hindi ba natin pag-uusapan ang tungkol sa pag-iiganti ko sa kamatayan ng anak ko? Art, ipinapangako ko sa'yo. Ako mismo ang bubuo ng puwersa para patayin si Dalisay. Ano nangyari sa'yo? Wala lang. Ang tagal ko na kasi hindi nararamdaman to eh. Ang alin? Ako kasi, lagi mo akong inaaway. Taga na tayong hindi nakakapagkwentuhan, nakakapag-usap. Yung ganito. So, ako pa ngayon na may kasalanan, ganun? Hindi naman. Oh, ano? Isa pang round? Teka muna. Pahinga muna. Five minutes. Sige, Art. Salamat sa tulong mo. Sana magtulungan pa tayo. Dahil hindi pa naman ako talo. May laban pa tayo. Oo naman, madam.
kaya nandito ako eh. Dahil naniniwala pa rin ako sa inyo. It pays to be loyal. Sige lang. Magpatayang kayong dalawa ni Renato. Para malaya na akong makakakilos sa paghihiganti ko kay Dalisay. Cardo, gusto sana kita makausap. Tungkol saan? Pasensya ka na. Alam ko hindi magandang pagkakakilala niyo kay Papa. Ako na humihinga ng paumanhin sa inyong lahat. Nandito rin ako para makiusap sa inyo. Nalalagay sa alanganin ng pamilya ko. May mga importante silang trabaho kailangan isikasuhin. Kung hindi sila makakapunta, magtataka ang mga tao. At pupunta sila dito para mag-imbestiga. Malalaman nila na nandito kayong lahat. At yun ang magiging dahilan para mahuli kayo. Cardo, may punto si Captain Mante. Mas mahihirapan tayo kung iipitin natin ang pamilya niya. Baka mas magkagulo. Maaari ko na ba makuha mga telepono nila? At kung papayagin niyo sana na makalabas at makakilos sila para makapagtrabaho sila ng maayos. Eh, ikaw. Paano ka? Naiisip mo ba yung pwede mangyari? Kapag nalaman ng Black Ops na nandito ka, mag-iisip sila kung paano ka nakataka sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na malaman nilang nandito ako. Importante sa akin ng pamilya ko. At maasikaso nila ang mga trabaho nila. Usman, bigyan mo yung telepono. Maraming salamat. Cardo, tama ba yung desisyon mong payagan mong umalis yung mga magulang ni Captain Mante? Eh, muntik na nga tayong sinumbong sa mga pulis nun eh. Buti na lang nahuli ni General Oligario. Alam ko yung manager. Pero sana maisip din nila na kapag inulit pa nila yon, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng anak nila. Ay, talagang palit na ng palit ang mundo natin. Kahit saan tayo magpunta, nasa panganib ang buhay natin. Oo, lalo na ngayon. Yung mga tama ng bala mga kasamahan natin. Sir, kaya pa ba talaga natin to? Lalaban pa rin ba tayo? Oo nga, sir. Paunti na tayo ng paunti. Pero parami ng parami yung mga kalaban natin. Baka sa susunod, sir, hindi na natin kayanin.